guys, welcome back to my channel. This is Gemstar. For today's cooking, we are going to make some puto. Iyan ang ating merienda na madalas sa Pilipinas. So guys, gagamit ako ng puto powder na it's ready-made mix siya guys na nabili ko sa Philippine store sa Paris. So makikita natin sa likod ang paano ang instruction. So mayroon siyang dalawang pack sa loob ng box. Mayroon siyang separate na tag-iisa. So ginamit ko guys ang dalawang box. Ayan, ibinuhos ko na siya sa bowl. Tapos meron tayong 1 cup of sugar. Each pack is 1 cup of sugar. So ang ginamit ko ay 1 and a half lang para hindi masyadong sweet. So meron tayong 6 tablespoons of cooking oil. I-mix lang natin guys yung tubig dito sa ating puto powder. Ayan, so normally ilalagay natin muna ang sugar, imimix natin. Pero ay nakalimutan ko na ilagay muna. So ang tubig ang inilagay ko. Pero pwede naman guys na atin siyang i-mix na rin siya. Idagdag na rin natin. So i-add lang natin ng tubig hanggang sa na maging mix well siya. Yan guys, ay meron na yan siyang kaya ready mix dahil meron na rin yan siyang mix na baking powder. Ayan, so lagay natin yung ating 1 and a half cup of sugar. I-mix lang natin ng maigi para ito ay hindi siya buo-buo. Hindi na ako guys gumamit ng mixer. Manumano na lang tayo. Ayan, dagdagan natin ng water. It's a pack of puto powder. I need ng 1 cup of water. So gumamit ako ng 2 cups equivalent sa 2 pack. Ayan, meron tayong 6 tablespoon ng cooking oil. Yan, mix lang natin siya guys sa ating whisk. Ginamit ko na yung whisk para maging mix siya talaga. Kailangan guys ay hindi buo-buo ang ating puto mix. Yan. So makikita naman natin na well blended na siya. Ayan na, mix na talaga. At need natin i-prepare ang ating steamer. Ganon din ang ating mga mold na maliliit. So guys, need natin siyang salain para wala siyang buo-buo. So atin siyang ilalagay dyan. So ayan, make sure natin na walang buo siya guys na pagluto natin. Kaya kailangan natin salain.
So yan na nga guys, i-ready natin ang ating mold. Ayan, punasan lang natin. Meron din akong silicone mold. Ito ay ito naman ay mga puto plastic cups na nabili ko galing sa Pilipinas. Pwede rin natin gamitin guys yung parang pang muffins. Yan, pero mas maganda talaga yung mold na galing sa atin sa Pinas. So ibabrush lang natin ng butter. So, ayan na guys, ready na natin siyang lagyan. So, ayan guys, ilalagay natin siya sa loob ng steamer. At i-steam natin sila ng mga 15 to 20 minutes. Ayan. Pagkasyahin lang natin ang ating cups. Yan. At naka-ready na rin guys yung aking steamer. Ayan na. Lalagyan natin ng tubig. Ayan, may tubig na yan siya guys at nalagyan ko na. I-on lang natin siya. Nilalagay ko lang dyan sa. Ayan, meron siyang tubig. Tapos ipatong lang natin yung ating puto cups. At saka guys, lalagyan din natin ng towel para hindi bumagsak ang tubig dyan sa ating puto. Kaya iyan, takpan natin at wait tayo ng mga 20 minutes at maluluto na rin yan. So, ayan na nga guys. Ayan na ang ating puto. Ayan, no? See? Puting-puti siya guys, no? Ayan, mas gusto ko yung bumili na lang ng ready mix kaysa yung gumawa ako kasi minsan hindi ako perfect na gumawa. So, ayan na. Plain puto lang yan ang ginawa ko. At as usual, pag gumawa ko ng puto, ako lang din ang kakain. Dahil itong aking kasama ay hindi naman kumakain talaga niyan. Kaya may pambaon ako sa pagpunta sa work. Ayan guys, tingnan niyo naman oh, very soft. 'Di ba? Ayan. 1 2 3 come on. Kasi napaka-puti. Guys, thank you for watching. At susunod naman, ingat ang lahat.